Ayun. Okay, sir. Good afternoon, po, sir. Ryan. Ganda hapon. Good afternoon po sa lahat. So, check po muna natin yung mga mic natin. So, clear okay, po ba? Kita nyo po yung dinig yes, po ba na maayos? Yes, yes. Yes, yes. So, I'm going to share screen muna. Itetest po muna natin kung gagana share screen para ano. Okay. So, nakikita nyo po ba yung ano, nasa screen? Yes, sir. Mga sir, nakikita okay. nyo po. Okay, so, full screen po, ano. So, kindly mute your mics first. So, pakimute po muna yung mga mic nyo para ako lang po yun. So, mamaya po, pagkatapos ko mag-discuss, meron po tayong interaction dito. So, napili ko po si Sir Rafael para mag, kumbaga dito sa demo gagawin, merong participation po ni Sir Rafael. Kasi sa mga task po, kailangan po ng another participant to cooperate. No? Okay, so let's start. So, provide learner technical support. Okay, so let's start with a short prayer. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so our main topic is about tech support. So ano po ba ang tech support? So kunin muna natin yung definition kung ano ba talaga yung tech support para pag dumako na tayo sa mga ibang topics, mas medyo oriented na po tayo. So technical support, open shortened to tech support, refers to services that entities provide to users of technology products or services. In general, technical support provides help regarding specific problems with a product or service. So ito pong tech support na to, pwedeng sa product, pwedeng sa servisyo din. So, pwede rin to sa nangyayari sa atin ngayon. Pwede ako, mag-aaka ko sa tech support mamaya para kunyari yung participant, nahihirapan siya sa mga bagay-bagay about Moodle. So, pwede ako mag-tech support. Pwede ko siyang i-assist dun sa mga concerns niya or yung problems niya about operating Moodle. For example lang po yun. Kasi maraming klase ang tech support. Katulad nga dito, sinabi product or service. Pero sa case natin, hindi naman siya service. Hindi naman siya product. No? So, next, the role of technical support specialists within an organization is to provide assistance. So, ayan po yung gagawin natin mamaya. Mag-a-assist ako mamaya. Magkukuha tayo ng isang participant, parang role play, no? Magde-demo ako, and then, i-guide ko si kung sino ang participant na mapipili ko, tapos mag-role play kami. I-assist ko siya using Moodle. No? So, yung foresight natin na gagawin natin patayan. No? To all computer systems and hardware. So, mayroon ding involved na hardware. Their work may include installing, configuring, and updating hardware and software as well as fixing any issue related to the equipment that may come up on a daily basis. So, yan po yung pang, kumbaga, ang ibig sabihin ng tech support, nag-a-assist, no? Technically. Kasi hindi naman po lahat ay may knowledge, no? So, yung iba, medyo, kasi may mga techie, so yung mga techie, yan po yung nagiging tech support. Yung mga iba naman na medyo hindi ganong walang kaalaman sa mga ganyan, sa kunyari sa mga ginagawa natin, nagsisimula pa lang, pwede natin sila i-assist. So, para nagiging tech support na rin tayo in a way. Okay, so ito na po yung pinaka-task natin. So, why enroll users? No? So, kasi po dun sa task sheet, meron po tayo itong enroll users, kung paano mag-enroll ng users. So, ituturo ko po mamaya yun. No? So, ano ba ang enrolling users? No? So, the process of adding students to course is called enrollment. So, yun po yung pag sinabing users, i-enroll mo yung participant. Katulad ng ginawa ni Sir Ryan, nung nagsisimula pa lang tayo, in-enroll niya tayo sa nagbigay siya ng username saka password. So, magkakaroon siya ng tinatawag na passkey. No? So, yun po yung tinatawag na enrollment. Maraming klase ng enrollment. No? So, papag-usapan natin mamaya. So, meron tinatawag dyan na authentication. No? So, yung authentication na yun, tinatawag na passkey. Tapos, pwedeng ibigay ng teacher. No? Ayan. There are various methods of enrolling in students into courses once they have logged into a Moodle. Ayan. So, ito na po yung klase ng mga types ng ano enrollment. So, self-enrollment, ano po ba yun? It's enabled then students can sign up to courses themselves. Ayan, pag sinabing self-enrollment, yung student, pwede niya i-enroll yung sarili niya. No? Pero, may limitasyon, no? The teacher can restrict enrollment to those who have been given a enrollment key. Yan na po yung binabanggit ko kanina. No? So, yung enrollment key na yun. So, pwedeng i-provide yun para makapasok yung participant. Okay? So, may, para may tinatawag na rin na a staff member may be
given the keyholder key. So pwede rin magbigay yung staff member ng keyholder kasi para maka-access siya dun sa full potential nung course. No? So pag may question po kayo mga sir, pwede po kayong mag-unmute. Pwede nyo buksan yung microphone nyo kung meron pa kayong mga concern. Pwede kayong magtanong. Okay. So, wala po bang questions? Wala pong questions? Any questions? Wala, okay. So, let's proceed. No? Teachers manual enroll students. So, ito naman po yung mode na as a teacher, pwede akong mag-manual enroll. Mamaya gagawin po natin yan sa demo. No? So, it's enabled and it usually is then teachers may add students to their course from the NabDrawer participants link. So, yun po yung option. No? Or pwede rin yung gear icon. No? Enrolled users in the gear menu. Ayan po yung path. Course administration users in the administration block if you are using a team other than Boost. So, wag kayong mag-alala. Mamaya magde-demo po tayo kung paano gawin lahat yan. So, ito naman yung sa next category is guest naman. Allowing guests into a course. So, ito po yung another mode for enrollment. Pero, medyo pag guest po kasi, medyo limitado po yung galaw niyan. Ano? So, guest may be allowed to view. So, pwede niya lang mag-view yung courses. Pero, bawal siya mag-quiz. Bawal siya mag-post ng forum. So, maraming disadvantage kapag ikaw ay guest. Parang more on nag-ano ka lang eh. Kumbaga, parang nagtitingin-tingin ka lang. Kumbaga, ayoko naman gamitin yung term na espiya, no? So, parang nagtitingin-tingin lang siya ng mga, pwede siya magbasa, pero bawal po siyang mag-comment, bawal siya mag-post ng forum, bawal siya mag-quiz, bawal siya mag-pretest. So, yun ang limitasyon pag ikaw ay guest, no? So, syempre, mas maganda pa rin yung manual enrollment or yung tinatawag nating self-enrollment. Okay, so ito enrolling users. Go to enrollment methods. So pupunta po tayo sa enrollment methods. So I'll be using ano para annotation kasi buti naalala ko yung annotation. Okay, so ito po yung enrollment methods, no? Ayan. From the gear menu, no? Ayan. So pupunta tayo sa gear menu. Participants link course administration. Ayan. Click the enroll users icon in the edit column opposite manual enrollment. So, makikita nyo po rito sa baba, dalawang in-screenshot ko si Sir Nelson saka si Sir Rafael. Ano? Ayan, makikita nyo dyan. Ito naman, nakalagay dito, when searching for users, by default, the user's email address is displayed. So, once na student ka na or participant ka na, nakapasok ka na, makikita rin dito yung email address. Naka-tie up na po siya. Ayan. So, yan po yun. So, proceed. Yan. So ito po yung ano, how to enroll students. So gumawa po ako ng sample. So ito po yung gear icon na tinutukoy ko kanina. And then select more. Punta kayo sa baba. Ayan po, select more. And then number 3, in the course administration, click users tab. Ito po yung tab. Meron tayong tatlong tab. Course administration, users, saka reports. So proceed with users. And then click enrollment methods. Okay. Choose manual enrollments. Pwede yan. So, ito po yung tinutukoy ko na pwede ka mag-add sa pamamagitan nito. Manual. And then yung self-enrollment. Ngayon, kasama rin po sa task natin, paano i-activate yung self-enrollment. Kung makikita nyo po itong mata na to, pag nakabukas po yung matang yan, ibig sabihin, pwede siyang mag-self-enroll yung bata or yung participant. No? Pero pag meron siyang guhit sa gitna, hindi siya makakapasok. Okay? So, make sure na wala pong slash dito sa mata. Kung hindi, hindi makakapasok yung participant under ng self-enrollment. And then, ito po yung pag-add. Okay? Kung gusto mo mag-add ng participant o student man yun. Ayan, so makikita nyo po dito, yan na po yung ano, nakikita nakalagay kung sino yung naka-enroll. Pwede rin kayo mag-add or pwede kayo mag-search kung sino yung mga available. Pag kinlik nyo yung search, yun po yun. So, para mas klaro po, no? Ayan po, no? Ayan, ito yung mga example ng mga, pag nag-search ka ng A, para may database na po siya, nandiyan na lahat ng mga participants. So, pwede nyong piliin ko nyari si Romel, then add na lang po. Pag na-add nyo yan, dadagdag po siya dito. Ayan, so ayan po yun. Okay? Allow self-enrollment. So, ito po yung tinutuloy ko kanina, yung mata naka-close. Pag naka-close po yan, hindi po makakapasok. So, kailangan, i-click nyo po yan, para mawala yung guhit na yon, no? And then, mata na lang siya, ibig sabihin, pwede na siyang mag- self-enrollment. Okay? So, go to enrollment methods again. Enable the eye icon on to allow self-enrollment. Okay. To check whether students are enrolled, click participants. So, another mode to. Enable the eye icon on to allow self-enrollment. Ayan. So, dito po makikita sa area na to
yung kabuuan kung sino talaga naka-enroll sa inyo. Okay? Yan po yun. Makikita po dyan. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa Moodle, sa forums, magde-demo muna ako. So, i-share screen ko yung aking ano. Okay? I-share ko yung course site ko po. Ayan. Sorry. Yan po yung Facebook ko. So, nakikita nyo po ba yung aking course site? Pwede po yung mag-unmute para mag-response ng yes or no? Anyone? Nakikita nyo po ba yung aking course site sa screen? Yes, sir. Yes. Okay, sige. So, ito po yung course site ko. So, magde-demo po ako dito. Yun nga, kung paano mag-ano sa enrollment. No? So, ito po yung tinutukoy na gear icon. No? Ayan. Okay, so, kailangan make sure muna na ano. Ayan. Ah, ito, sa more. Pupunta ka sa more. No? So, from gear icon, go to more. Ayan. So, punta ka sa ayan, users. Ayan, enrollment methods. Ayan po. Ayan, so ito po yung sinasabi ko sa inyo. So pag ito, tulad nito, itong self-enrollment na to, nakapatay. Actually, nabura ko lang kung hinahanap nyo yung guest, nabura ko lang. Pwede naman po ibalik yun. So naka ito yung, ito yung sample lang nakabukas, ibig sabihin, pwede magano. Pag ito na, nakasara. Okay, so yan po yun, no? So meron pang isang way, mas madali, no? Pupunta kayo sa participants. Ito, using dito pa, ito po yun. Teka, gagamit po ako ng annotation nila para mas klaro. Okay. Spotlight and then activate and annotation. So ito po yun. No? Kikita nyo po ba yung annotation ko? Yan. So ito po yung participants. Click nyo po yan. Yan. Makikita nyo po dyan. Okay. So kung po sa'yo, kunyari gusto ko mag-enroll ng users, click nyo po yung enroll users. Ito po yun. No? Enroll users. And then yan. No? Pwede ka mag-assign ngayon. Kunyari, hanap tayo. Kunyari, sino pang pwede nating ano. Ayan. Ewan ko lang kung pwede ito. No? Kunyari, mag-add muna tayo. Sample lang naman. Ano? So, ito mga ito. Hindi ko alam kung may permission to. Pero try natin lang. Pwede ko naman i-delete afterwards. Eh. So, kunyari, honey lead. No? Ayan. Ayan. Ano pa ba? Ayan. Kunyari, tatlo. No? Enroll users. Ayan, so makikita nyo po dumagdag na sila. Ayan, okay? So makikita nyo dito yung inang email at nila, Pelms4, yan yung email. So maganda rito, pwede mo i-assign yung roles nila. Kung gusto mo maging student or kung anong roles nila, pwede mo i-assign, no? So makikita mo rin kung active sila. Ayan, tulad yan, 2 days, 13 hours, active sila. So if ever na kunyari, gusto mo namang i-delete, no? Kasi wala pa naman tayong permission na in-add natin sila, so click nyo lang tong delete na to para mawala sila. So, yun po yung pag-add, no? Kung gusto nyo mag-add ng mga participant. So, syempre, hindi ko i-delete si Sir Rafael sa Sir Nelson. So, ito, i-delete ko to kasi sample lang naman yung pag-add ko. So, nag-add tayo ng tatlo para for demo, for task, no? So, anyway, bago tayo mag-proceed sa forums, you can unmute your mics kung meron po kayong mga questions. Any questions po, mga sirs? Sir Ryan, kung meron po questions? It was me. Sir Ronel, nasan yung delete option dyan? Ah, ito pong ano, yung ito. Yung maliit nasa? Po. Ito po. Ayan po. Ito po yung, ito yung nakikita nyo po yung annotation ko. Ayan po. Yung ito, yung yan. Pag-click nyo po yan, mapaprom kayo for delete. Okay. O, yan po yun. Okay. Ano ka na? Thank you. Okay po. Thank you, sir. Okay. So, can we proceed to the ano next topic, which is forums, adding forums? Anyone? Okay na po. Sige, so wala namang tutol. So punta ulit tayo sa ano? Sa share screen. Teka lang, medyo nag-e-error yung ano ko. Tanggalin ko muna itong annotation. Yan, nag-e-error kasi pag merong ano annotation, nai-interrupt yung share screen ko. Yun lang yung medyo parang glitch nito. So balikan natin yung PowerPoint ko para ma-resume natin yung ano natin. Okay, so yan. No? So, ulitin ko, sir, nakikita nyo uli yung PowerPoint presentation. Kinukonfirm ko lang para mas maganda smooth yung ano. So, nakikita nyo po ba yung PowerPoint presentation natin? Yes. Okay. Kinukonfirm ko lang kasi mahirap na. No? So, what is a forum on Moodle?
Okay, so ano po ba ang forum? Kasi ito yung next topic natin. This time, mag-ano ko ng participant para gumawa ng forum. May forum tayong gagawin, tapos mag-i-interact yung participant na pipiliin ko. Okay, so the forum module is an activity where students and teachers can exchange ideas by posting comments. So ang maganda po rito sa forum, ang napansin ko kasi dito ang magagandahan nito, pag may mga issues, may mga questions, pwedeng mag-exchange ng ideas po dito. So as a teacher, kunyari meron akong gustong paggawa sa estudyante, pwede akong mag-post sa forum and then pwede mag-comply yung mga students doon or any concern. Okay, yun po ang kagandahan ng forum. Dito ko nakikita talaga yung kagandahan ng forum. So very important siya for communication between the teacher pati po yung participant. So ang ganda ng technology talaga ng Moodle. Ngayon ko lang nare-realize na napakaganda talaga nito, no? Napaka-convenient, no? So there are four basic forum types. Forum posts can be graded by the teacher or other students. A forum can contribute significantly to successful communication and community building in an online environment. So yan, makikita nyo talaga maganda ang forum dahil merong tinatawag tayong interaction, communication, no? So kung sino yung mga nasa course site, lahat na naka-enroll sa'yo, using the forum, you can communicate with them. So that's a good, ano, kumbaga good feature in this Moodle ano, application. Okay, so add a new forum to your course. On your course page, click turn editing on. So always, gusto ko lang i-remind yung iba kasi nung nagsisimula pa lang kasi ako, minsan nagtataka ako, ba't hindi ako makapag-edit? Yung pala, kailangan palang i-turn on yung editing. Kaya minsan, natis na stress ako. So ngayon, dahil medyo napag-aralan ko na ng mabuti, thanks to Sir Ryan, no, nag-explore talaga ako, bago ka pala mag-edit, kailangan palang i-turn editing on mo. Kaya minsan, magtataka tayo, hindi tayo makapag-edit. Yung pala, naka-off. So make sure na naka-turn editing on. So locate the course section where you plan to add the forum. So yung forum naman, pwedeng depende po yan eh. Kung halimbawa, kunyari yung forums, mag-greet ka lang doon or mag-welcome ka ng mga students or meron kang gustong sabihin. Kasi mamaya gagawa naman tayo ng forum about ano, tech support. Pwedeng ganun. So marami pong klase yung forums niya. Depende po yan kung ano gusto nyong ipahiwatig, no? Gusto nyong parating. So number 3, at the bottom right of the section, click add an activity. So after turning editing on, dito ka na mag-add sa add activity or resource. So hindi na po ako gumamit ng ano, annotation kasi minsan nag-error po, pasensya na po. Pag gumagamit kasi ng annotation, nahirapan ako mag-share, nagkakaroon siya ng glitch kasi dahil doon sa annotation na yung pula na nakikita nyo kanina. Pero siguro naman kita nyo yung mouse pointer ko. So the activity chooser will open. Okay, so to make it simpler, mas madali itong papakita ko. Ayan, mas user-friendly to, no? How to add forum, click the gear icon. So ito po yung mas simplified, no? Ito yung gear icon. Turn editing on. Don't forget to turn editing on. And then, yan. Add an activity or resource. So, ito na po yung interface ng activity resource. So, all you need to do is choose forum. So, marami po kasi yan. May mga functions yan. No? So, click forum and then add. Okay? And then, now you can add forum name and description. So, ito, sample ko lang to. No? Pero hindi yun yung mismong gagawin. No? So, how the students can avail technical... Ito, pwede itong gamitin dun sa tech support. Para yung mga participant, kung may issue, pwede sila mag-reply doon. So, how the students can avail technical learner support. Okay? So, once na nagawa mo na yung topic, no, sa forum, no, yung forum name, once done, pwede nyo na i-click yung save and return to course or save and display. Kung gusto mo bumalik sa course, ito i-click nyo. Kung hindi ka na mababalik sa course, meron ka pa ibang gagawin, ito na lang i-click nyo. So, depende sa inyong pangangailangan. Okay? And then, piliin nyo nga pala yung standard forum. Meron kasing question, Q&A, pero ayon sa napag-aralan ko, mas maganda kasi yung standard forum for general use. May mga threads kasi po yan. So, maganda rin yung kanyang features. Okay? So, now you can save and return to course for student to see this forum. Ayan. So, kunyari, gagawa ko ng forum about technical support assistant. No? So, if you have some technical issues, you can post or comment here. So, pwedeng ganun. So, kunyari, yung mga participant hindi pa sanay gumamit ng interface, so pwede kang gumawa ng technical support para pwede sila magtanong kung nahihirapan, so naguguluhan sila, so pwede kang gumawa ng forums about that para masagot ng facilitator or ng teacher. Okay, ayan. So mamaya na po ito na yung password. So any questions po about forum, pupunta na po tayo sa demo. Bago tayo magpunta sa demo, meron po ba kayong questions? You can unmute your mics. Wala, mayroon po ba mga questions?
Nalam. Ah, wala? Wala po? Nalam. Ah, sige po, proceed tayo sa ano. Sa mismong ano. So, mag-share screen uli ako. Yung papakita ko yung aking ano. Foresight. Okay. Sana hindi ako maubusan ng oras kasi inaalala ko kasi yung 30 minutes baka mamaya biglang mamatay yung Zoom pag more than 30 minutes. So yun lang inaalala ko eh. Hindi ko namang parang sabihin niyo kung medyo mabilis ako kasi ang inaalala ko lang is yung 30 minutes limit. Baka hindi ko alam kasi kung matagal yung ano ko. Okay, so punta tayo ngayon sa kung paano mag-add ng forum. So syempre, katulad ng sabi ko sa inyo, punta muna tayo sa ano, sa aking ano. Okay, sa aking core site. Ayan. So makikita nyo muna dito, may forums na ako dito. Gumawa ko ng student question and Q&A, question and answer. So sa forum na to, if you have questions or concern issues, please post them here. So parang ganito ang gagawin natin, no? Sa tech support. Kasi to parang tech support na rin to, pwede sila mag-post. So uulitin na lang natin para may ano instruction, no? So pasok tayo dito. Turn editing on kung naka-off man. So malalaman nyo naman yun kung pwede na kayo mag-edit pag lumabas na itong add activity or resource. So make sure na present to. Kasi pag dito present ay talagang hindi ka makakapagdagdag. No? So click nyo to. And then click go on to forums. No? Okay, go to forums and then add. Ayan. So kunyari ano, technical, type ako ng technical support. Ayan. Tech, gawin natin assistance. Ayan. Okay? So, yun yung title. So, kung gusto mo ipakita yung ano ito, pwede mo i-click to. Pero kung gusto mo itago mo naman, hindi lalabas, kailangan pa i-click. Uncheck mo to. Okay? Ayan. So, punta tayo sa to. Ang kagandahan naman itong attach and word count. Ayan. Pwede kang mag-attach kung ilang kilobyte ba yun. Sa limit. Ayan. Saka yung maximum number sa attachment. Kasi pwede siya mag-attach ng mga pictures. So, pwede mong i-restrict yun. No? Kasi baka may mga participant na masyadong post ng post. No? Mahirap na. And yan, saka yung word count. No? Eto, maganda rin itong subscription kasi yung subscription, sa pamamagitan po nito, kagandahan ng subscription. Pag sinubscribe mo yung participant, kahit sa ayaw niya sa gusto, magpa-plus sa kanya yun. Kunyari, nag-post ka ng ano, forum, mag-a-alerto sa kanya yun pag nakasubscribe siya. So pwede mo siyang i-subscribe, no? Okay, so 'yun po 'yun. So yung mga ano, pwedeng mga features niya. So kunyari, yan na po yung ating forum. Kunyari, I decided to make this my forum about technical support assistance. So in this case, pwede silang sumagot dito. Pwede silang maglagay ng issues nila. So try nating save and return to course. Ayan, hanapin natin kung saan siya napunta. Ayan, ito po 'yun ngayon. Napunta lang sa baba. Pwede na natin siya i-drag, no? So, kunyari, gusto niya sa ilagay sa taas. Okay? Ayan, may in-admit lang ako, may pumasok. Ayan, so kunyari ito, technical support assistance. Ayan, for example lang. Ayan, so sa pamamagitan nito, yung naka-enroll sa akin, pwede siyang mag-comment dyan. No, yun yung kagandaan. Pwede kami mag-usap dyan. Pwede mag-add ng discussion. Okay, Sir Rabi, can you unmute your mic, sir? Hi, sir, I would ask you to post a discussion sa ano sa ginawa kong forum. Can you do that for me? So that will be your task. So mag-add ka po ng discussion kung ano yung concern nyo. So any concern, kunyari may sira po ba yung webcam nyo or halimbawa hindi nyo ma-access yung sa Moodle site, ganun. So yun po yung technical support assistance. Parang ganun, pwede kong sagutin yun. Yun po yung pinaka ano kasi objective nito eh. Makakapagbigay ka ng technical support assistance using forums. Yun yung pinaka-essence. So, can you do that for me? Post any discussion related to technical support. Kung ano po yung sa tingin nyo. Kung may issues po kayo sa inyo, hindi yung tukol sa mga technical aspect, pwede nyo pong i-post. Pwede kayo magtanong. As in, pwede rin sumagot yung facilitator o kung sino man yung in-charge. So, ako yung in-charge, so pwede ko sagutin po yun. So, para makita natin yung interaction lang. Kaya lang sir, kailangan ko makuha yung ano sa box para po makapaglagay ako ng aking problem. So, okay, mag-add po. Ano lang, add new discussion topic po. Ayan. Hindi siya ma-open, sir. Hindi ko ano. Ayan.
Kunyari, lagay ko, what is your concern? Okay. Or eh, pwede rin any concern. Oh, okay. Pwede ko lagay sa chat box, sir? Kasi hindi siya ma-access. Pero mas maganda po kung naka-tie up po kayo sa forums ko. Kasi yun yung pinaka-main essence ng forums eh. Naka-string siya eh. Kumbaga may thread. Kasi pag hindi kayo nakapasok sa forums ko, eh hindi po ano yun. Hindi kayo connected sa forums na ginawa ko. So, impossible. Pero hindi ko siya ma-open dito sa akin, sir. Pero naka-enroll po kayo. Paano kaya yun? Ba't kaya ganun? Ko siya ma-access, sir. Ma-access? Yes, po. Wala. Wala akong access, sir. Teka lang. So, hindi po kayo maka-ano dito? Sa... Ang ano ko, sir, if ever, sa chat box, if ever. Oh, sige, try nyo po sa chat box. Pero if ever, mas maganda po kung sa, ano, dito kayo makapasok sa technical support assistance. So try nyo lang, sige, try nyo na rin po yung chat box na sinasabi nyo. So tingnan nyo kung makakapag-ano kayo. Lang, sir, para sa inyo. Pero ano po bang concern nyo? Ano po bang ilalagay nyo doon? Yung just sa ano, pag-add ng so, let's put it this way. Kunyari, ano po yung, kunyari, halimbawa, nakakonnect po kayo sa technical support na forums natin, ano po ang gusto nyo ilagay doon na assistance? Yung sa ano, sir, yung issue nung about doon sa kung paano siya gumawa nung H5P and all ads. Yes, so ang mangyayari po doon, sir, kapag naglagay kayo ng ano doon, sinagot niyo tong support assistance, lalabas po 'yung magkakasama 'yun doon. Tapos pwede ko sagutin. 'Yun po 'yung essence nung. Okay? Yeah. Ayan, okay. So since ano, ayun. So 'yun lang naman po 'yung pinaka-function ng forums, no. Pwede yes, pwede magsagutan 'yung mga pwedeng sumagot 'yung parties. Sir Ronel? Yes, sir, yes, sir. Sige, sir, para po magkaroon ng demo sa paano po kayo mag-reply. Ako po ang magpo-post doon sa ginawa niyo pong forum. Ah, sige po, sir. Mas maganda po, sir. Then, mag-reply po tayo. Ah, sige po, sir. Okay, thank you po. Thank you po. Yan, sir. Nakapag-post na po ako. Saan niyo po nilagay, sir? Admin, sa ano po? Yung sa technical support assistance po na forum. Admin user po yung pangalan. Ayun. So, ito si admin. Ito si sir. So, ito po yung sinasabi ko na pwedeng mag-ano si sir, no? Sa discussion, no? Ayan. So, yan. So, how can I be enrolled in this course? So, yan. Pwede ko pong sagutin yan. So, parang yun po yung pinaka-point ng forum. So, pwede ako sumagot dyan. Sasagutin ko si sir kung paano pag-enroll ng course. So, yun po yung essence nun. Okay, so, sir, pa-demo po natin sa kanila. Paano po kayo mag-reply dyan po sa forum po na ginawa? Sir? So, ano po yung question nyo, sir? Ano po yung how to enroll, no? Apo. Kunyari, assuming na you may need a username. So, kahit ano lang po yung ano ko ang sabihin ko, no? And password to enroll. Kunyari lang po yan, sir. Ayan. Save changes. Yan. Tama po ba, sir? Yan, ganyan. Parang sinagot ko lang po yung tanong nyo. So, you may need a username and password to enroll. So, okay po. So, ganun po yung pagsagot. So, parang yung pinaka-main purpose ng forms is pag may tanong yung si participant, pwede sagutin ni ano, facilitator kung may mga issues.
Okay, so any questions po? Sino pa pong may questions? Pwede tayo mag-proceed dun sa third topic, which is sa users po. Yung password naman. So, yun yung medyo nahirapan talaga ako. Aminado ako dun. Kasi ni-research ko po talaga yun. So, let's go back to PowerPoint presentation. Para, okay. Okay, so, confirm ko lang po kung nakikita nyo yung ano, yung topic ko. Add users to the site. Okay, so, so add users to the site. For people to enter your courses, they first need an account on your site. The two most common ways are enable sign up so they can create their own accounts on the site, create a user account for them yourself manually. Ayan, so meron pong dalawang procedure, pwedeng manually, no? And then pwede mo siyang enable sign up. Mamaya explain natin kung ano yung mga yan. So ito na po yung adding users and providing username and password to a student. Take note lang po, ano, ang makakagawa lang nito is administrator. So kaya medyo natagalan po talaga ako dito. Aminado po ako dito. Halos isang gabi ko itong inaral. Kasi dito po, pag-participant ka kasi, hindi ka pwedeng gumawa ng username and password. Kailangan admin ka. So, mamaya explain ko paano ka magiging admin. No? So, ito, sa case na to, admin na. Kailangan admin ka muna bago mo magawa to. Pag hindi ka admin, hindi mo magagawa talaga to. Hindi posible. No? So, log in as administrator or teacher and go to the course you want to allow users to access. From the left panel, go to site administration. So, yan ang titake note nyo, no? site administration. Okay? So, on site administration tab, select users. Ayan. So, hanapin nyo yun. Meron tayong mga tab, no? So, site, ito, users, courses, that. Pili nyo lang po ito. Users, no? And then, click on add new users. Ayan. So, yan na po yung username. So, mamaya, magre-request ulit kay Sir Rapi. Kailangan ko kasi ng kanyang email. Kasi mandatory po ang email dito. Pag walang email, hindi makukompleto yung process. So, kailangan ko ng username. Pwede naman ako mag-invent. Yung username, ilalagay ko na sa pangalan ng participant. Then, yung email, kailangan existing email yung gumagana. Hindi pwede yung hindi gumagana ng email. No? Ngayon, sa paglagay ng password, no? May dalawang klase po yan. No? Pwede yung ito, yung mag-generate siya ng password. I believe ito po yung ginawa ni Sir Ryan nung binigay sa atin yung password. Kasi sa case na to, ang mag-generate yung Moodle. No? Automatic na yun pag pinili nyo yung generate password. No? So, sabihin, magpo-provide si Moodle ng password. Tapos, pag isesend sa email mo yun, tapos i-verify mo yun, kiklik mo na lang yun, and then pwede mong palitan yung password afterwards. So, yun po yun. Ito namang yung password ng click enter next, ako ang magpo-provide or yung mismong administrator. So, ako pwede mag-provide. Compared dito sa generate password, automatic, mag-generate lang ni Moodle. Yun ang pinagkaiba po nun. So, note username is the name of the participant that you will be giving a username and password later on. Okay. So, set a new password for your participant. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. No? So, mag-ano ka ng password. Mamaya, didemo ko naman yan. So, makikita nyo rin po. No? Click on generate password. Okay? So, ito yung pag gusto mo yung ayaw mo na mag-isip ng password, gusto mo si Moodle na lang mag-isip ng password, tapos mai-email doon kay participant, tapos i-confirm nyo na lang by clicking that link, ayun, automatic na. Tapos pwede niyang palitan yung password afterward. So, ito yung generate. No? So, ito ang dapat gawin ni administrator pag gagawa siya ng username. No? So, kailangan niya maglagay ng first name, surname, saka most importantly yung email address. Hindi pa pwedeng walang email address. Yung picture naman, optional na yon. Kung wala ka naman picture ni participant, pwedeng si participant na lang ang gumawa nun later on. Okay, so So, to finish, click create user. Ayan. So, makikita nyo nag-add rito. Okay? Ayan. So, ngayon ang tanong, paano ko ginawa yan? Hindi naman ako admin. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. So, ang ginawa ko ay gumawa ako ng sarili kong site. So, ang pangalan ng site name is ronelmadarang.genomic.com. So, napuwersa akong gumawa ng site ko para lang maging admin ako. Kasi napansin ko na hindi ako makapag-access sa username and password. So, I made my own site. Libre naman po siya. Pwede niyong gawin yun. So, tingnan niyo yung instruction on how to make a site. Pero hindi ko na i-demo yun kasi hindi naman yung part ng task ko. Okay, so ito yung aking ginawang
Moodle site or site ko. So naglagay ako ng course. Kailangan kasi maglagay ako ng course eh. So videography, since vlogger ako, mahilig ako mag-video-video. Kung hindi niyo natatanong, ano po ako, YouTuber po ako. Nagbi-video po ako, mayroon akong YouTube channel. Kaya ito yung gusto kong ituro talaga, videography, no? So you can check my YouTube channel, Ronel Madarang. May mga content po ako doon about travel vlogs, no? Meron din ako mga gaming vlog, so you can check that out kung interested po kayo. Okay, so ito ngayon ang ginawa kong course site. So using my ronelmadarang.genomio.com. So ayan, what is videography? Ayan yun po yung screenshot. Ito naman yung ano, ayan. Para pag magla-login na. So ano ba ang purpose nito, no? So ang purpose nito is gagawa nga tayo ng username, tapos bibigyan natin si participant para maka-login siya dito sa ano ko, sarili kong site. Okay, so let's magde-demo po tayo ngayon. Pero ang i-demo ko na ngayon, yung hindi ko na course site, ibang site na. Okay, so ito pa, yung mismong ginawa kong site. Ayan, so kita nyo po ba yung site? Opera po kasi ang ginamit ko dito kasi hindi pwede parehong sabay yung bukas eh. Yung isa kasi Google yung ginamit ko dun sa site, original site natin. And then nag-create ako ng another site dito sa ano, using Opera. So, gusto ko lang magtanong kung nakikita nyo po ba yung site. You can unmute your mic. Para mag-confirm. Okay, okay. Okay. Kita, ayan, kita so, na. Ito po yung aking ginawang site. No? So, kung makikita nyo, meron tayong site administrator. If you notice, kapag participant ka, hindi present tong site administration na to. Kaya medyo na-stress ako naman nakarang araw kasi hanap ako ng hanap dyan. Yung pala, kailangan mo palang gumawa ng site. Kailangan maging admin ka muna para makapag-create ka ng username and password. So all you need to do, pag gagawa ka na ng username and password, go to or click site administration. Okay. Ayan. So ito na po yun. No? Ayan. Medyo nag-iba lang yung ano kasi iba yung interface ng sa 2020 version na to eh. Yung nasa na demo kanina eh, nakuha ko lang yun. No? And users, and then add new users. Ayan. So ito na po. Sir Rafael, can you unmute your mic? Kasi kayo pong gagawin kong participant. Sir? Sige po, sir. Anong ano natin? Sige po. Okay lang po ba ang kung username sa inyo is ano na lang? Rafael Teodoro. Bawal po kasi dito, puro small letter lang dapat eh. Rafael, bawal din underscore eh. Teodoro. Kailangan one ano lang. So Rafael Teodoro. Tama po yan. Ayan po. Ayan. So gagawin ko dito, Rafael. First name. Rafael, first name. Tapos Teodoro. Yes po. Ano po ang email address nito? Na kailangan tama Rafael po yung bibigay Teodoro. Yung email address. Rafael Teodoro. Ano pa, ano pa? Rafael Teodoro 1064@gmail.com. Rafael. Bantayan niyo po sir yung spelling ko kasi baka mali yung spelling ko po, ano? Po. Teodoro. Po. Tama po? Tama po ba? 1064. Walang underscore. Wala po. 1064. 1064. Yes, @gmail.com. @gmail.com. Yes po. Ayan po. Okay, yung iba naman kahit hindi na sagutan. Pwede naman kasi sagutan ni user 'yan later on kasi profile naman 'to ni Sir Rafael eh. O ngayon, so pagpili niyo po tong generate password. Ito na yung sinasabi ko kanina, mag-generate siya ng password. Si Moodle na mag-generate, no? Okay? Siya mismo mag-generate. Tapos magba-receive siya ng email. Pag kinlik niya yung email na yon, automatic yon. Pwede niyang buksan yon. Tapos, pwede siya mag-rename ng password. So, madali lang po yan eh. Pero gawin natin yung ito. Yung ako mismo ang gagawa ng password, no? So, click to enter text. So, ano kaya magandang password? Ano, sir, ang gusto mong password? Sir Teodoro. Para mamaya matandaan mo. Ikaw bubukas mamaya, sir. Paeng. Ano, sir? Paeng? Teka lang, ha. Papakita ko para maganda. Ay, teka, yan. Paeng. Kailangan, sir, may rules pala to. Kailangan may isang capital letter, yes. May number, saka may asterisk or ano, ito, itong symbol na to. Hindi niya tatanggapin eh. So, paeng, ano, paeng... Tama po ba sir? Paeng yan? Yes po. At tapos, 10. Number 10? At 10. Hindi, kailangan mahaba po sir.
8 characters. Ah, hindi, yun lang yung ating ano, yung ating ginagamit na katulad ng nandoon sa Gmail ko. At paeng. So paeng at tapo. Yung at na ganito po ba 'yan? Yan, yan po. Teka, ilan na ba 'to? 10 63. So ilan na 'to? 1 2 3 yan. 4 5. Oh, kailangan po may asterisk kasi hindi tatanggapin. Nire-require po yan ni, ano, ni Moodle. Okay. Palagyan ko na lang asterisk sa dulo, sir, ha? Yes. So, tandaan nyo po yan, sir, ha? Capital po yung letter P kasi baka mamaya mag-login kayo. Hindi capital yung P nyo. Hindi kayo makapasok. So, yes, capital sir. Letter P, A, N, G, at 1063 plus may asterisk po, ha? Okay po. So, hindi ko tsa-checkan tong password change kasi every time na mag-login kayo, magpapalit-palit, eh. So, napaka-inconvenient nito, ano? So, ewan ko lang. Para sa iba, convenient, lalo na kapag masyado maselan yung mga data, so kailangan magpalit-palit ng password every time. Pero sa case ko, hindi pa naman maan yung ano, kaya okay lang kahit hindi ko na ipinto. Okay, so ang gagawin lang natin dyan is create user, okay? So screenshot natin, sir, baka mahirap na magkalimutan, no? Baka mamaya hindi matandaan, eh, no? Hindi nyo ma-access. Okay, so paeng, ha? Take note lang po, sir, ha? Papalpa, yes, kasi kapag hindi mo login, eh. Hindi tanda to, eh. Yes, so, create user. So wait lang. Ayan, so makikita nyo, nag-practice na rin po kasi ako, inad ko yung kaibigan ko si Kate Ballesteros. Ayan, nag-usap kami kagabi, hiningi ko yung kanyang email. Kaya napasok ko na rin si Kate dito sa ano. Ayan, nandito dito si Rafael. Okay? So sir, ang gagawin nyo ngayon, sir, maglalagin kayo sa ronelmadarang.genomio.com. Yes, sir. Try nyo po yun. Tapos, mag-post po kayo doon po sa forum. Kunyari, ano, pagpakilala po kayo, kayo yung bago kong ano, student sa under ng videography class. Okay? Sige, punta ako sa site home. Medyo naglalag ako. Ayan, so ito po, ano, videography. So, kailangan pasok po kayo sa ronelmadarang.genomio.com. I-type nyo po yan dun sa dito. Yun yung site. Pag nakapasok na kayo dyan, ilagin nyo po yung ano, username sa password. Okay? So, videography. Ayan. So, ang gawin nyo po, sir, magpo-post kayo dito sa post your thoughts here. Ayan. So, kung nakikita nyo to, post your thoughts here. Yes, sir. Yes, sir. Ayan. So, yan po yung inyong task na pinapagawa ko sa inyo. So, kailangan mapakita ko yun. So, ano? Yeah. Ayan. Okay. So, makikita ko naman yan pag nag-ano na kayo, pag successful na nagawa. Ano, sir, enroll ka na sa videography class ko. Kakaririn ko, yes, yan, sir. Nagtuturo ako ng paano mag-video editing, paano mag-edit sa Adobe Premiere, mag-vlog. Gagawin ko, tutuhanan po itong ano, page na to. Sana may mag-enroll. Sabi ganun yun, no? Geography. Okay, so nagawa niyo po ba? Yes, welcome doon sa mga ano, welcome doon sa mga participants na bagong dating. Hope ma-enjoy niyo po yung aking presentation. Enjoy lang po kayo diyan at pakinig. Ano, sir? Naka-login na ba, sir? Sir Rafi? Sir Rafael? So, kamusta, sir? Sir Rafael? Nag-match po ba yung username and password? Sir Ronel, kailangan ko ba may post na ngayon? Kasi, i-tie up nyo po dun sa post your thoughts here. Yung po yung, sa forum po ng post your thoughts here, pwede po kayo mag-reply po dun. So, siguro, yes, kahit ano na lang po sabihin nyo. Kunyari, ano, I'm Sir Teodoro, will enroll to this videography class. Kahit ganun lang po kasimple. Or pwede rin kayo magpakilala, ganun. Kasi post your thoughts here naman, eh. Any thoughts naman po ay pwede. Kasi ako naman nag-initiate nun sa forum na yon. So any thoughts will do, kahit anong
gusto niya sabihin. Sample lang naman po yan, sir, para malaman lang ni Sir Ryan na nakapag-interact po kayo sa forum na to. Dito sa, yun nga, sa, para malaman niya nakapasok kayo dito sa ano, sa site na ginawa ko. Sir, medyo mabagal ako mag-type eh. Cellphone gamit ko. Sige po, sir. Okay lang po, sir. Take your time po, sir. Ang inaalala ko lang po, sir, kasi yung ano, hindi po ba tumamawat okay. pag more than 30 minutes. Yun lang yung worries ko. Pero kung wala namang ganun, di, walang nothing to worry po. Kasi hindi naman, baga, hindi ko naman pinayaran yung Zoom ng, kasi may subscription po ito, ano, pag babayaran mo para magamit mo ng matagal na oras. So, hindi ko pa natatry ng more than 30 minutes. So, yun lang ang worries. Nag-invalid login, sir? Ah, bakit po, sir? Hindi ko po alam. Nag-invalid login. Ah, capital letter po yung ano, sir, ha? Rafael, yes, sir. Rafael Teodoros mo, letter yun. Yung magkatikit po yun. Tapos, yung Rafael, yung R capital. Tapos, may asterisk sa bandang huli. Kasi successful po yung account nyo, eh. Nakagawa tayo ng account, so meaning, baka yung pag-login nyo na po yung may problema. Baka may na-miss kayong letters or baka hindi naka-capital letter or baka ano, hindi kayo naglagay ng asterisk or baka hindi nag-match dun sa username. Okay. Yeah, hindi pa rin siya eh. Ayaw man ng ano. Okay, Sir Ronel. Okay yes, lang po kung hindi makalagin si Sir Rafael. Okay kasi po, nakita sir. Ko naman po paano kayo magawa ng username and password. Ah, kasi yes. Akala ko po kasama kailangan makalagin po siya. Hindi naman po. Okay po, sir. So with that po, mukhang na-perform na po natin lahat ang nasa criteria checklist. Maraming so I would po, like to request po yung mga participants po natin na mag-leave na po tayo ng Zoom meeting para po sa one-on-one questioning ko po kay Sir Ronel. Maraming salamat po okay, sa maraming salamat po, participants. Sige. Thank you po, Sir Ryan. Thank you sa mga nanood. Sir Ryan, thank you sa mga nanood. Maraming po salamat po sa mga nanood. Okay. Ayun, sir. Thank you po, sir. Dahil po sa inyo, nagawa ko to. Talagang aminado po ako, nahirapan po talaga ako. Pero talagang pinush ko po talaga dahil maganda po talaga yung platform. Opo. Yun po kasi sa una lang talaga po, medyo nakakalito. Pero kung nagamay niyo na siya, makita niyo talagang very helpful po siya, especially sa online training. Actually po sir, ano rin po eh, kumbaga, nagtuturo rin po ako sa private school, ang ginagamit po namin doon naman is Schoology. So inaaral ko rin po yung Schoology at the same time ito pong Moodle. So medyo may konting pagkakaiba sila. Halos pareho rin naman po sila. Opo, may konting ano lang, pero similar pa rin naman yung functions nila po. Ayan po sir. Apo, request muna po natin yung iba po na mag-lead na po. Para po sa one-on-one question po. Yan sir, so congratulations po muna doon po sa na-perform niyo po mga demonstration on technical and learner support. So meron lang po ako ilang questions regarding pa din po sa dinemo po ninyo. Okay sir? So una po, ano po yung importance ng pagkakaroon po ng learner or technical support especially during this online delivery po ng ating training? Ang maganda po kasi dito, dahil nga sa crisis natin ngayon, napatunayan po natin na itong e-learning na to, yung paggamit ng mga application na ganito, is very convenient. Unang-una po kasi, tulad ngayon, may coronavirus po, ano? So ito yung pinakamagandang medium po talaga kung paano natin mag-reach out sa mga students natin. Kasi, siyempre, maraming takot na mga parents ngayon na ayaw nila ng face-to-face. So, I think this is very convenient using this Moodle platform. Hindi lang po yung Moodle platform, pati yung Schoology, at marami pa po iba. So I believe na very effective po talaga to. Kasi nakikita ko naman po sa sarili ko na pati po rin, aminado po ako, nag-enjoy din po talaga ako dito. Nahirapan po sa una, pero pagtagal-tagal po eh, nag-enjoy na po ako. Kaya gusto ko rin po magpasalamat sa inyo kasi pinush nyo po talaga ako. So yun po yung masasabi ko po, sir. Sige, sir. So kayo na po, nagpakita kayo ng isang pamamaraan ng pagpo-provide ng technical support, which is forum. Opo, sir. Apo, bukod po sa forum, ano pa po kaya yung mga pamamaraan or ways, mga channels na pwede natin gamitin to provide technical support po sa mga learners po natin? Pwede rin po akong gumawa ng ano, mga short video
Or pwede akong kumuha ng sarili kong video. Since vlogger po ako, mm-hmm. pwede ko i-attach yung URL nun. Tapos pwede akong magsalita tungkol sa tabang technical support. Kung ano man yung concern ng mga students, pwede ko i-address po doon sa video na yun. Pwede rin po in the form of media. Kumbaga yung sa forums po kasi more on, ano lang po yung sa forums eh, parang chat-based lang po ano. So pwedeng gawin lang yan ng konting interaction, may napapanood po sila, pwede rin pong ganun. Sa aking sir. Palagay po, sir. Sige po. Tapos sir, paalaw naman akong mag-share ng screen. Yeah. Okay na po, sige sir. Sir, salamat. Kanina po kasi, di ba, nagpa-reply kayo dun sa inyong ginawang ano to, forum. Yes po, sir. Wait lang po. I-ano ko lang yung aking isa-share. Okay. Although tama, may pwede naman po yung ginawa nyo kayo ng pag-reply. Apo, na ano parang, ano di ba ito po yun? Nakita nyo na po yung screen ko. Apo, pakita ka po. Yung text support. Yan. Kayo na pong ginawa nyo kasi ay kinlik nyo yung edit. Apo, in-edit ko po. Tama po kayo. Tapos doon kayo nag-ano. Okay. Apo, pero ang... ano po yung tamang procedure? Oo, kasi pag nag-edit po kayo, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na thread. Thread, opo. So, isang entry pa lang ito. Halimbawa, ano yung... ako po ay dapat po replying. Sige. Halimbawa, reply. Ako lang. Nag-reply ako dyan. Yun tapos, pala. Tapos, ko lang. Tama po kayo doon. Hindi ko pa, namin hindi ko nakita yung reply. Oo. Magkakaroon tayo ng ganito. Yan, thread. Tama po, tama po. Thread na yan. Kasi yan kung dito magpo-post lahat, opo. Or mawa, yung estudyante, dahil student sila, hindi sila allowed mag-edit, hindi sila makakasagot, hindi sila makakadagdag ng reply nila. And tama. Isa sa mga parang feature or kagandahan nitong forum is yung threading. Nagkakaroon ng sunod-sunod na reply. Halimbawa ako, kakapasok ko lang. Opo. Meron akong gusto itanong. Eh, nasagot na pala isa sa mga thread. Opo. So, mag-scroll lang ako, pataas or pababa, makita ko na yung mga reply ng iba. Tama po. Okay, sir. So, yun po, na naman medyo... Buti na lang ano sinabi niyo, sir. Very minor lang naman, pero magandang makuha ng tama. Medyo ano po kasi, kinabahan ako nang tinanong niyo ako ng gano'n, kaya medyo. Pero hindi ko nakita yung reply. Pero pag nakita ko po siguro yun, para kasi parang Twitter din po yun, di ba? Pwede magkano. Yes po. Para mag-thread lang yung mga replies. Tama po. Okay, so lahat po yun, mukhang na kuha nyo naman po lahat na nasa criteria checklist po natin. O, marami salamat. And congratulations po. Sa... Ay, sir, may tanong po ako, sir. Kasi meron po kayong ginawa instruction sa backup. So, binakap ko na po yung mga files. Yung sa, di ba may backup po, ano? Paano po namin isasubmit yun? Na-download nyo po yung backup file, sir? Ay, hindi pa po. Nag-backup lang po ako. Pero pwede po i-restore yun. Eh. Apo. I-download nyo po yung mismong backup file. Yung extension niya is .mbz. Ayun nga po. Tapos yun po, pero masasubmit nyo pa yun kapag nag-up na yung ating Nefila web na hanggang ngayon down pa rin. So, hindi antayin pa... lang na, antay lang natin siya mag-okay. So, pag and then i-sasubmit nyo po doon. Pag nag-resume na po siya, tuloy na lang namin yung mga quiz namin doon. Opo, opo. Tapos saka meron po itong option na pwede namin i-send yun. Meron po. Doon sa so, mga tinatawag na submission din. So, yung backup, aside from backup, ano po yung mga kailangan namin i-send doon? Ang kailangan nyo po i-send is yung backup file, yung improvement plan. Yung nasa ano rin po yun, di ba? Yung nasa our site po namin. Ang improvement plan po ay nandun sa LMS. Sige po. Ayun. Pero kung di nyo pa po na-download, okay lang po kasi understood naman ng district office na nag-down yung system at meron talaga mga estudyante pong ma-delay po ng submission po nun. Doon ko rin po makikita yung format ng improvement plan po, sir. Yes po. Meron po doong task sheet about improvement plan. Meron kayo may kila doon parang sample na result ng course evaluation. And then based doon sa sample result, saka kayo magpo-propose ng improvement plan. May template na rin po. Paano gawa okay, kumbaga yun na lang po yung task na gagawin namin pag okay na po yung server. Yes po. Kasi most of the task naman ay sa ano na po ginawa sa ating dev site. Apo, apo. Ayun, maraming salamat po sir sa info. Iyon po. So again, congratulations po. Salamat and po, then sir, po. Kung okay lang po, pa-assist lang po inyong kasama si Sir Nelson. Opo, ina-assist ko po siya sir. Mag-guide lang siya. Sinasabihan ko na po siya na, pero parang sinusunod yung style niya. Sabi ko, sumunod siya sa guidelines kasi kailangan sumunod siya sa guidelines kasi yun yung batayan para ano. Opo. Although meron tayong kanya-kanyang style, ang ano ko lang po kasi may sinet up kasing criteria checklist si TESDA.
And minsan po randomly, nagtitingin sila ng mga ginagawa niyo pong course site. So para wala lang tayo magiging problema, sundin lang natin yung ating ano po, yung ating okay, na rin pong i-advise ko kay Sir Nelson checklist. Sundin niyo yung guidelines saka yung mga task sheet, basahin niya lahat. Opo, nandoon naman po kasi lahat ng ano eh, ng instruction. Kung susundin lang niya isa-isa 'yon, madali naman po makuha. Opo. Okay, maraming salamat po, Sir. Maraming salamat. Dahil sa inyo. Opo, vlogger ka pala, Sir. Checkin ko nga yung ano mo may YouTube. Pero ano pa lang, YouTube channel. Hindi pa lang subscriber ko, mga 2,000 plus pa lang. Kailan lang po ako nag-vlog eh. More on travel vlog saka gaming po, ini-edit ko sa ano, Premiere. Parang ginagawa ko cinematic. Yan, inabangan naman. May nakok, marami rin po nagko-comment. Sige, Sir. Salamat, Sir. God bless. Okay. Thank you po. God bless din po. Thank you po. Bye-bye po. Good evening.